Hello guys, welcome to our my channel. Today guys, talking about of investment. Investment na hindi pa ligid kaalaman sa ibang tao. Kasi yung ibang tao kasi pag magsalita tayo ng investment or mag about investment, allergy sa investment kasi takot ma-scam. Pero kung takot ka ma-scam, pwede ka naman mag-invest nga sa sarili mo lang at hindi na no need nang sa iano mo pa sa ibang tao. For example, mag-invest ka ng gold. Yung gold guys, like Quintas, Sing Sing, Arius or uban pa diha guys nga mga bululoy sa imuhang kalawasan, dili na siya passion guys, dili na siya pan-display, hindi yan para pang paano sa mga kapitbahay mo, para papatasuya sa imong kuan guys, sa imong silingan, kung dili usa na siya ka-investment nga magamit nimo anytime. Kung meron kang emergency, pwede mo yan magagamit. Kasi, yung gold guys, habang tumatagal, mas lalong tumaas ang presyo. Kasi, yan lang po ang investment mo na hindi maluluma. Kapag bumili ka ng cellphone na napakamahal, habang tumatagal, mawawala ang balyo ng cellphone mo. Pero, pag bumili ka ng quintas na gold or sing-sing na gold or legit sa iyong budget, habang tumatagal, lalong tumaas ang presyo, parang relasyon ba? Na habang tumatagal, mas lalong ang iyong pagmamahal. Ganyan lang guys. Huwag mong isipin na hindi ka bumili ng quintas, hindi ka bumili ng gold kasi wala kang pera. Pwede mo naman yan, lay away or data-data lang. Pwede mo yan gagawin yan. Kung may paraan, magagawa niya ng paraan anytime. Kung gusto talaga, maraming paraan. Pag ayaw naman, marami ding dahilan. Kaya ganyan talaga ang mga Pilipino. Maraming dahilan. Pero pagdating sa kagipitan, yun na, magsisisi na. Sana binili ko ng ganun ganyan, meron sana akong magagamit. Sana yung binili ko ng cellphone worth of 20,000, binili ko na lang ng gold. Magagamit ko pa ngayon, oh. Ngayon, nagsisisi ka na kapag dumating na ang oras ng kagipitan at may emergency. At saka kung may pera ka, huwag mong ipanglibre sa mga kaibigan mo. Kasi yung mga kaibigan mo lang yan pag may pera ka. Sa panahon ng kagipitan, hindi mo yan malalapitan. Hinding-hindi mo yan malalapitan yun. Hindi ka nga makahiram ng pera para sa pang-emergency mo. Kaya, habang may pera ka, wag na wag mong ipanglibre sa mga kaibigan mo. Kundi, ibili mo ng sing-sing, ibili mo ng gold para investment. Kasi, anytime, pag magka-emergency ka, pwede mo rin yan isanla para pangbayad sa bills mo o pangbili ng gamot, for example, may magkasakit. Kaya gagamitin natin tong utak natin, guys. Hindi natin iisipin ang ngayon. Iisipin din natin ang bukas na meron tayong magagamit. Yung gold, guys, hindi yan para pang charming-charming. Kundi, double purpose yan. Kundi, pagdating ng kagipitan or emergency, magagamit natin yan. Magagamit natin to. Pagdating ng emergency, pwede natin to iprinda. So, yung cellphone mo na binili mo na, for example, yung cellphone mo na bago, na maganda, bakit ka nakabili ng cellphone na maganda?
yung cellphone mo na worth of 20,000, hindi mo yan masasangla ng malaki. Kasi, kapag bumili ka ng cellphone habang tumatagal, wala yung value. Pag bumili ka ng worth of 20,000 na gold for investment, habang tumatagal, mas lalong tumataas. Yung 20,000 mo, ang masasang, yung 20,000 mo na necklace na gold or ano ba yan, quintas o no, ano, bracelet, ano, kung ano ba yan, yung ring, yung worth of 20,000, pwede mo rin yan, pwede mo na yan masangla 17,000. Habang tumatagal, mas lalong tumaas ang presyo. Yung worth of 20,000 mo, tutubo na yan. Pumunta, maano na yan, tumaas na yan. Mataas, mas mataas pa ang presyo sa 20,000, mas tumataas pa habang tumatagal. Pero yung gadgets mo, habang tumatagal, wala nang tumatanggap. Ikaw nga, magsasawa ka na sa gadget mo kapag luma na. Sino pa ang bibili? Pag isangla mo, wala nang tumanggap sa sanglaan. Kaya, yung mga tao dyan, tayo, kailangan natin mag-invest. Maraming paraan para mag-invest para pagdating ng kagipitan, may magagamit tayo. Kasi, ang mga tao, guys, ukip lang yan pag meron pa tayo. Pag walang-wala na tayo, wala nang kaibigan ang lumapit sa'yo. Wala kang mahingan ng tulong, guys. Kaya, be wise, guys, be wise. Huwag natin hayaan na dumating ang araw na magsisisi tayo. Lahat ng investment may patutunguhan. Kung hindi ka mahilig magsuot ng kwintas, kung hindi ka mahilig magsuot ng necklace, pwede mo naman yan itago. Pwede mo yan itago pa, kukunin mo lang in case of emergency. Pag magka-emergency ka, may dudukot ka. May magagamit ka. Yung mga ganito, guys, hindi ito binili namin para sa mga chismosa dyan. Hindi yung mahilig sa mga ganito, hindi kami bumili ng ganito para may ipakita kami sa inyo. Binili namin to para pagdating ng may magka-emergency kami, hindi kami magkakandalula maghanap kung saan kami manghiram ng pera para pangbayad ng mga bills namin, para pangbayad kung anumang pangangailangan namin na emergency. May nadudukot kami. Kaya kayo dyan, wag na wag kayong mainggit sa mga may ganito. Kasi hindi namin intensyon na mainggit kayo. Ang intensyon namin na may ganito kami para may madukot kami sa panahon ng kagipitan. Investment ang tawag dyan. Hindi pang pan-display lang. Investment yan. Kaya, wag kayong maging niga dyan. Wag na wag kayong maging niga dahil meron siya. Bumili ka rin para meron ka. Para pagdating sa panahon na magkagipit ka, may madudukot ka rin. Kasi may ininvest ka. Hindi ka magkandalula paghanap kung saan ka manghiram ng pera. Dahil sa panahon ngayon, wala nang libre.
kung makahiram ka man ng pera, pero may interes na. Kaya kung may sobra ka dyan, maghinay-hinay ka na mag-invest ng ano, ng gold, kahit kunti lang, kahit maliit lang. Laking tulong na yan pag dumating ang araw na magkagipit ka. Pwede kang mag-layaway, pwede kang umutang, ilayaway mo, kahit 500 a month, kaya mo yan. Kahit kunti lang, basta meron kang investment, mas lamang ang may alam. Alam mo guys, bakit ko nasasabi yung mas lamang ang may alam? Bawal na, hindi na uso ang mangmang ngayon guys. Mas lamang ang may alam. Ako hindi ko sinasabi na mas may alam ako. Pero on my way, gusto kong mag-invest habang kaya pa, habang malakas pa ang katawan. Mag-invest para pagdating ng panahon may magagamit tayo. Kasi yung extra money guys, hindi naman sa inyo nga ganun tayo kagipit, no? May minsan naubusan at minsan din may extra. Pero paglaanan natin yan. Paglalaanan natin yan guys, kung may para. Maraming paraan pag gustong-gusto natin guys na mag-invest. Maraming paraan. At maraming paraan din nga para kumita. Huwag tayong sasabihin natin wala akong pera. Kasi pag you think negative na wala kang pera, wala ka talagang pera, dumadating. Kapag you think a positive, sasabihin mo magkapira ako, sabayan mo na rin ng tiyaga. Sabayan mo na rin ng sikat para may pira ka. At kapag makapira ka, meron ka nang para pang-investment mo ng gold o kahit ano, lupa. Pero wag na muna ang lupa ngayon guys, kasi mas mahal ang lupa, mas lalong hindi natin maabot guys, kasi mahal na ang lupa ngayon at hindi rin natin magagamit for emergency ASAP. Pero yung gold, guys, tested and proven na po yan. Na magagamit mo, isang dukot mo lang, magagamit mo kaagad kapag meron ka. Kaya, mula ngayon, simula na natin mag-invest. Hinahinay lang, guys, hinahinay lang. Makamit din natin kung ano ang gusto natin, basta magsikap, magtiyaga tayo. At gawa natin ang paraan, basta nasa ano, yung paraan lang na nasa ano natin, sa mas mabuting paraan lang at hindi lang illegal. So ito na guys, sana may natutunan kayo tungkol sa investment na aking topic guys.